Matthew 24, of course, is a microcosm of the whole book of Revelations. Tinanong ng mga disipulo ang Panginoon, sabi, ano ba ang magiging senyales, mga palatandaan ng pagwawakas ng daigdig na ito? At ang Panginoon ay nagbigay ng ilang mga palatandaan, bagamat ang mga scholars, hindi lahat nag-agree on the succession o pagkakasunod-sunod ng mga events. Ang mahalaga po, ang isang ibinigay ng Panginoon na senyales ay magkakaroon daw ng mga maraming bulaan na Kristo. Sila'y lalabas at magpapakita ng mga kagilagilalas na bagay at marami naman ang maniniwala. Subalit sabi, pag daw may nakasasabing ang Kristo'y nandun, nandun ang Diyos, ay huwag puntahan sapagkat ang pagdating ng Panginoong Yesus ay makikita ng lahat ng mata. Pag kami nagsabi sa inyo, huwag kayong maniwala, you've got to see it yourself. Isa yan sa mga palatandaan at magkakaroon doon ng mga digmaan, ng mga taggutom, ng mga lindol at kung ano pang mga palatandaan. Subalit, ang isa daw at pinakahuling palatandaan na at pag yan ay nangyari ay nandun na ang Panginoon sa tarangkahan, ang salita ng Diyos ay ikakalat sa buong daigdig bilang huling pahimakas ng Panginoon at pagkatapos ang wakas ay darating na. At naniniwala tayo mga kapatid na ngayon ng lahat ng bayan ng daigdig ay nararating na at patuloy na nararating ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga misyonero at sa pamamagitan ng mga binabasa ng literature at ng broadcast medium ng radio at ng telebisyon. Wala na po ngayong bayan na hindi nararating ng Ebanghelyo. Hindi po tayo masyadong mahilig sa mga end times prophecies sapagkat ang lahat ng mga generations of Christians before believed that the Lord would come in their time. Pero sobra naman ang mga senyales upang ating pawalang bahala at hindi natin bigyan ng kaukulang pansin sapagkat nariyan sila. At ano pang sinabi, ang Panginoong Jesus daw ay bababa mula sa mga langit at sa kalagitnaan ng himpapawirin ay titigil siya doon at pagkatapos ay anong mong sasabi? Mayroon daw dalawang lalaking nandun sa bukid, ang isa ay mawawala at ang isa ay matitira. May babaeng dalawa na gumigiling, ang isa ay matitira, ang isa ay mawawala. And of course, further study of Scripture tells us na ang mga mananampalataya ay biglang maglalaho sa balat ng lupa. Ang mga nananampalataya daw na patay na ay biglang babangon at haharap sa Panginoon, kakatagpuin siya dun sa himpapawirin at ang mga nabubuhay naman ay kasunod, nakakatagpuin ang Panginoon sa himpapawirin at pagkatapos ay magkakaroon ng pahirap sa mundong ito na hindi pa nakita at hindi na muling makikita ng sanlibutan sapagkat sobrang mahirap ang darating na tribulation. At pagkatapos na ng Panginoong Jesus ay bababa sa lupa upang siya na ang maghari sa atin. Magkakaroon ng 1,000 taon ang kanyang paghahari. Hindi natin matiyak kung ito po ay literal na 1,000, ito ay symbolic. But the Bible tells us of 1,000 years or what we call the millennium where the Lord will put Satan at ikukulong niya si Satanas at ang lahat ng mga diablo sa isang pagkukulungan sa kanila at pagkatapos ng 1,000 taon sila ay makawawala muli sandali. At magkakaroon ng isang final battle between good and evil. And then the Lord Jesus Christ will sit on His white throne and do the second judgment, both for the saved and the unsaved. At tapos ay itatapo na si Satanas at ang lahat ng sumunod sa kanya doon sa gadagadatang apoy, kung saan doon sila mananatili habang panahon. At ibababa ang bagong langit at ang bagong Jerusalem, at ang Diyos ay mag-ahari habang panahon, kapiling ng kanyang mga anak. Ito po generally ang outline of end times. At nung nag-aral tayo ng panaginip ni King Nebuchadnezzar na ininterpret naman ni Daniel. And of course, we realize and it is inevitable to conclude na tayo ay nandun na sa halos dulo ng kuko nung rebulto na yon na siyang kumatawan sa mga henerasyon at mga saling lahi ng mga sibilisasyon dito sa daigdig. At binasa sa atin ang Matthew 24. Bakit po natin dapat pag-aralan ang mga bagay na may kinalaman sa pagwawakas ng daigdig na ito? First of all, God considers it important. Approximately 1/4 of the Bible is prophetic. Halos 4 na bahagi po ng salita ng Diyos ay ukol sa pagtingin sa hinaharap. Understanding prophecy brings comfort in times of sorrow and in times of persecution. Understanding prophecy is a tool for conviction and conversion for some unbelievers. At pagkatapos po niya ng pag-aaral ng mga bagay na may kinalaman sa hinaharap, ay nagiging dahilan din upang ating linisin ang ating buhay. Sabi ng 2 Peter 3:14, "Therefore, beloved, since you wait for this, be zealous to be found by Him without spot or blemish and at peace."
At dapat pa rin natin pag-aralan ng prophecy sapagkat ito'y ating mararanasan. Knowledge about the future should press us to be consistent in our present spiritual life. Knowledge about prophecy puts a believer in the right place and perspective with respect to divine history. At nalalaman natin kung nasa ang panahon na ba tayo nabubuhay ayon sa mga sinabi ng Panginoon na mga mangyayari. Of course, knowledge of prophecy protects us from all false teachings and false alarms. Marami mga tao ay nadadaya, nalilinlang ng kung sino-sinong mga nagtuturo sa, na eto na daw, magwawakas na ang daigdig, suutan ng helmet, pasukan sa mga lungga, at pagkatapos hindi naman nangyari. Ilang beses nang nangyari yan. Sapagkat hindi nila alam ang salita ng Diyos, nagiging napakadali na sila ay malinlang. Fulfillment of prophecy further authenticates the Bible. No other book dared to venture so boldly and so surely into the future and proven right. Wala. Kahit na ang weather natin, ang ating weather bureau sabihin ay magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ambon at mga ganyan. Hindi mo mahirap i-interpret kung nangyari nga o hindi. Magkakaroon ng konting kulimlim. So hindi mo malaman kung ito na nga ba yun o hindi. Very general. But the Bible is so specific and how daring to be specific and proven to be 100% true throughout time. So, ngunit sa pag-aaral po mga kapatid ng mga may kinalaman sa prophecy or mga bagay na may kinalaman sa darating pang panahon, hindi po ito madali. Hindi ito madali. The Christian world is not totally united in approach and in the treatment of the subject. As scholars, we like to tell you and we like to be very objective na hindi lahat po ng ating pinanghahawakan ay ganun din ang pinanghahawakan ng iba. Bagamat kung meron mang diferensya, hindi naman malayo. Hindi naman malayo. Kumbaga mga shades of meaning lang, mga timing and everything. Sapagkat ang lengguwahe ng Biblia ay napakaraming talinghaga na kung minsan ay hindi mo malaman kung ang iyong ini-interpret ay tama na ba o hindi. Lalong-lalo sa may kinalaman sa future. Subalit salamat sa Panginoon ang kanyang mga major teachings ay hindi matalinghaga. Lalong-lalo ang may kinalaman sa kaligtasan. Subalit yung may kinalaman sa mga darating pang panahon ay may talinghaga at kailangan ng napakaraming interpretation. Many prophets, brothers and sisters, did not even see the total picture of their prophecy. Sila man mismo ang mga propeta ay hindi nila lubos na naunawaan ang kanilang mga tinatawag na open and close quotation, hula. Kasi wala na tayong maisip na Tagalog for prophecy. Yung hula kasi parang pwede mangyari, pwede hindi. Pero yung prophecy, sure yun. Pagka sa Bible. Kumbaga, pag malayo tayo, nakikita nyo po ang Mount Makiling, parang isang tumpok na bundok na letter M, di po ba? Subalit, pag lumapit kayo, ang dami pa ng mga bundok na ganun-ganun-ganun yun na sa malayo parang isa lang. Ang mga propeta, ang nakita nila ay parang isang bundok na ganun. Hindi nila nakita yung mga taas, baba, taas, baba. Ang nakikita lang nila yung mga ibabaw ng mga bundok, kaya parang iisa. Subalit, hindi ibig sabihin na mali ang kanilang nakita. Subalit, dapat po natin isipin na bagaman tama ang kanilang mga nakita, maraming mga hindi rin sila nakita. For instance, pag pinag-aralan natin ang prophecy, the prophets do not distinguish the first and the second coming. Sa kanila ang pagdating ng Messiah, ng Panginoon ay para bang isa lang. Kaya mayroong nagsasabing darating ang Messiah na suffering servant. May nagdasabi naman na darating ang Messiah na glorious redeemer. But for all you know, they're talking about two different arrivals, first and second coming. Pero sa kanila, parang isa yun yung tingin nila sa mga pagdating ng Panginoon. In fact, sabi ni Daniel mismo sa Daniel 12 verse 8, I heard, but I did not understand. So, isinulat ko na lang, yun nadinig ko. Zechariah 4:5, and then the angel who talked with me answered me. At sabi niya, do you know what these are? And I said, no, I don't know, my Lord. So, nakikita po natin na hindi tayo magiging napaka-ambisyoso na para bang maiintindihan natin 100% ang prophecy sapagkat not even the prophets understood them. But what is important is for us to have a working knowledge of the general events. Yung mga detalye, bahala na ang Panginoon. Subalit, hindi tayo dapat makot unaware and ignorant. Isinulat din ang prophecy para pag-aralan. Kung ayaw naman ng Panginoon na pag-aralan natin yan, hindi na dapat sinulat pa. Subalit, ang aking masasabi, when we study prophecy, we have to have full dependence on the Holy Spirit. That's number one. And number two, we cannot be dogmatic. Meron tayong stand, pero hindi natin pwedeng sabihin, we will not tolerate any other stand.
Siguro sa ating stand, we can tolerate mga 50 to 20% na medyo paglayo doon o pag-iba ng konti. Pero, of course, we believe at least 80% of our stand on Scripture, especially prophecy. Subalit, di tayo maaaring sumugod sa giyera dahil sa interpretation ng iba. Sapagkat, anong sabi nga ng 1 Corinthians 13 verse 9? Anong sabi dito? For our knowledge is imperfect, and our prophecy is imperfect. And then verse 9, for now we see in a mirror dimly, but then face to face. Pagdating daw ng araw, face to face, pero ngayon parang nakatingin ka lang sa isang malabong salamin. Alam niyo po nung araw ang mga salamin ay hindi naman glass, kundi mga pinakintab lang na mga metal. Kaya hindi masyado talagang malinaw. Now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall understand fully, even as I have been fully understood. At yun ay pagdating ng Panginoon. So hindi po tayo dapat maging very dogmatic, but of course, we've got to know where we stand and we've got to have a definite stand. And we are not going to be obsessed with details. Marami po mga detalye ang hindi natin bibigyan ng gaanong diin sapagkat ang gusto nating bigyan ng diin yung mga general ideas that concern the second coming of the Lord. Ngayon po, pag-aaralan natin end time geography. Kumbaga, we should know naman the relationship of places na binabanggit. For instance, yung bang bottomless pit, yung bang abyss, yung hell, yung Sheol, yung Hades, yung paradise, yung bosom of Abraham, yung heaven, ano ba yung mga yan? At meron bang purgatory, meron bang limbo, at meron bang this and that? That is our topic. Meanwhile, I like to ask you to do something. Wala po tayong alam dito, wala akong alam dito. Let's seek the Holy Spirit. I would like you to please pray for a minute. Pray for me as we deliver this message. Pray for your seatmate. Katabi nyo kaliwat kanan na lahat tayo maunawaan natin ang salitang ito ng Diyos. Let's be alone with God and seek His face. Our Heavenly Father, we have no pretenses about what we know and do not know. We do not know anything about the future, O Lord, and we are not prophets like the men that you have chosen. But we ask you, Lord, fill this place with your Holy Spirit. Puspusin mo kami ng iyong Espiritong Banal, ibukas mo ang aming mga mata at tainga, ang aming mga isip, Panginoon, ang aming puso sa katotohanan. Mangusap ka sa iyong mga anak, Panginoon. Gamitin niyo po ang panahon na ito upang sagutin ang aming mga katanungan, upang katagpuin ang aming mga pangangailangan, at higit sa lahat, Panginoon, upang ipakilala niyo ang inyong sarili sa amin at patuloy na maipakita niyo ang kahulugan ng mga darating na panahon. Turuan niyo kami na hindi lang ito maunawaan, kundi kami makakilos na may kinalaman dito. Teach us, Lord, to move and to act accordingly so that your truth may end up in our personal righteousness. Itinataboy namin ang mga lalang ng kaaway, ang mga masasamang espiritu, at tinatalian namin sila ng dugo ng Panginoong Jesus upang hindi sila makapagsabog ng panlilinlang, hindi sila makapagsabog ng mga kamalian at kalituhan. Panginoon, ang inyong Espiritu Santo ang aming tinatanggap. Fill this place with your presence. Sit on your throne of glory. Teach your people today. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Isa pong mas mahalagang pag-aaral natin sa end time geography is that we should know that the Bible and the Bible writer sometimes interchange the terminologies. Kumisan ang ibig sabihin nila ay abyss, ang sinasabi nila hell. Kumisan ang ibig sabihin nila ay paradise, sinasabi nila ay heaven because of the many interpretations of the scripture. Kaya po ang discussion natin ngayon nakabase sa mga original languages of the Bible, Greek and of course Hebrew. Sapagkat yung mga interpretation kung minsan dapat ay abyss, ginawang hell. Kung minsan ay dapat ay bottomless pit, ginawang place of the dead or this and that. Nagkakapalit-palit ang paggamit, hindi lamang ng mga writers, kundi pati ng mga nag-translate into English. Kasi pag in-English na natin, katulad ng salitang love, sa Greek, tatlo ang love. Agape, phileo, and eros. Sa English, love lang yun. Kaya pag itin-translate, love na. So, we will go beyond the translations and go to the original languages of the Bible. Kaya huwag po tayo magpapalito sa kung minsan ginagamit terminology na hindi naman dapat. And whenever we come across that, we will call your attention to that. Ang ating pong mensahe ngayon ay geography. First time yata tayo magme-mensahe dito ng geography. At ito po ay eternal geography ang pinag-uusapan natin. Hindi lamang kung anong capital ng bukid noon. Ano ba capital ng bukid noon, Brother Beck?
malaybalay, di ba? Oh, pero ito po ay mawawala. Pag natunaw ang mundo ito, wala na rin ang malaybalay sa balat ng lupa. But we're going to do a study of eternal geography. At ang isa pong terminology na madalas nating ma-encounter yung word na pit. Bottomless pit. Sometimes it is called the abyss. Ayan po. Para lamang makita nyo kung anong pinag-uusapan natin. The pit, the bottomless pit, or the abyss. Ayan, kung nakita na, pwede na ring alisin. Now, that comes from the word, the Greek word, abusos, and it is used 9 times in the New Testament, 7 times in the Revelation, and 1 each in Luke 18:31 and Romans 10:7. Ito po yung ginamit, ang Panginoon ay nagpalayas ng isang katerbang diablo na nakatira sa lalaki, at yung mga diablo ay humiling silang palipatin sila sa baboy. Pero una, sabi nila sa Luke 8:31, they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the abyss. Ano ba yung abyss? At paminsan-minsan, ginamit din ito, minsan isang term, another term for abyss was used in Revelation. In other words, it was 9 times that the word abyss was used in the New Testament. Sometimes hindi abyss ang ginagamit nila, okay? But the original word of Greek was abyss. Sino ang nasa abyss? 2 Peter 2:4, for if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, at ang paggamit ng hell dito, mga kapatid, abyss yon, okay? Putting them into gloomy dungeons to be held for judgment. Then Jude 6, and the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned their own home, this he has kept in darkness, bound in everlasting chains for judgment of the great day. Alam po natin na ang demonyo ay dati mga anghel na nagrebelde sa Diyos, sila ay nagkudeta sa langit, at sila itinaboy, at meron sa kanila na mga dinala sa abyss. So, asino ang mga laman ng abyss? Mga diablo na mula sa langit ay itinaboy ng Diyos at ngayon ay nandun sila sa pit, yung bottomless pit o yung abyss, na nakakadena sila doon at sila ay nakatago doon at pinarurusahan doon at hinihintay ang second judgment of Jesus Christ para ilipat sila sa hell. Therefore, the pit or abyss is not hell. It is generally believed that Satan and his demons will be cast there for 1,000 years during the reign of the Lord Jesus Christ, we call the millennium, and then released for a while. Pagkatapos, magkakaroon ng second judgment at tapos ilalagay nila sila sa kanilang permanenteng lugar, which is hell. Ano po ang basis? Revelation 20 verses 1 to 3. And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, meaning Satan, that ancient serpent who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. He drew him into the abyss and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nations anymore until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. In other words, brothers and sisters, abyss or the bottomless pit is not hell. It is another place where some of the demons that rebelled against God are kept in prison, in chains. And during the time of Christ, when He comes here to rule for 1,000 years, all evil will be placed in the abyss for 1,000 years and then will be released for the final battle between God and evil. At huwag niyong itanong sa akin kung ba't papawalan pa, basta yun ang sabi ng Bible. Tanungin natin ng Diyos pag nagkita-kita na tayo ng mukhaan, sapagkat hindi sinabi sa Bible. Pagkatapos po noon, ay sa second judgment, itatapon na sila sa kanilang final destination, which is hell. May mga demonyo naman na hindi inilagay ang Diyos sa abyss. At nasaan? Nasa ating paligid. Narito sila, akyat manaog sa lupa, akyat manaog sa mga himpapawirin. And so there are this group A of demons were sent to the abyss. Siguro ito yung mga officers ng coup. At pagkatapos, yun namang mga iba ay nandito nakasabog sa buong sansinukob. So, dalawang klase ang mga demonyo ngayon at dalawang klase ang kinilang kinalalagyan. Pero, in eternity, isa na lang ang pupuntahan nilang lahat, hell. Ewan ko lang kung gusto nyong sumama sa kanila. Pero may mga tao silang makakasama doon. Napakarami. At yan po ang pinag-uusapan natin na abyss. Now, what is hell or the lake of fire?
Ang atin pong second place, of course, na atin na rin namang napag-usapan kahit papano, of course, is hell, which is the lake of fire. If it's not there, never mind. Okay, so Revelations 20 verse 10, "And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever." At ito ang lugar kung saan dagat-dagatang apoy, mga asupre na mga kumukulo. Maraming tao natatakot sa lahar, natatakot sa lava, pero lumalabig din naman yun. Pero ito hindi lumalamig. Patuloy ang kanyang pagkulo ng asupring ito. At ang amoy ay hindi natin mawari. Kung naaamoy niyo yung hangin pagka bagong taon, puro sulfur ang hangin, higit lalo siyempre at mas ibayo pa kaysa ron. At yan ang hell, yan ang tinatawag nating impyerno. So hell, sa New Testament, Greek, it was called Gehenna. Gehenna ang tawag dyan. Kaya kung minsan na masasama makikita nyo sa scripture, Gehenna, it comes from the word Valley of Hinnon. At sa Old Testament naman, ang tawag dyan sa hell ay Topeth. Yan ang reference ng 2 Kings 23:10. Huwag po kayong malito, yun at yun din yun. Gehenna in the New Testament, Topeth in the Old Testament is what we now call hell. Gehenna is the Valley of Hinnon outside Jerusalem. Alam niyo po, ang inyong lingkod ay nakadalaw sa Jerusalem kamakailan at nakita ko po ang Gehenna. Ano ba ito? Isang pagkalaki-laki-laki-laking lambak, hukay, bangin, at doon itinatapon ang lahat ng mga basura at ang mga foreigner na namamatay at mga patay na hayop, at doon sila sinisigan. At walang tigil ang apoy doon day and night, sa dami ng mga sinusunog. At yung word na Gehenna, yun ang ginamit ng mga Hebrew, at na, sa New Testament ay yan ang Gehenna, sa Old Testament ay Topheth, yan ang tawag nila doon sa lambak na yon. At yan din ang the same name na ginamit nila for hell. Sapagkat sa kasaysayan ng Israel ay meron pong very, very prominent position yung Gehenna. Ang mga idolatrous Jews nung araw, noong mga Hudyo mismo, mga anak ng Diyos, ay naging mga idolatrous at sumamba sa mga Diyos-Diyusan, ang kanila mga mumunting sanggol na kanila pong iniaalok at inihahandog kay Molech, yung Diyos-Diyusan nila, which is of course the devil, hinahagis nila sa apoy na yon. Hinahagis nila, kaya isinumpa naman ng Panginoon ang lugar na yon. At yan po ay nakarecord sa scripture. Kaya up to now, the people would not use it for anything except to burn rubbish and dead criminals. Worms, flames, and scavengers, yung mga naghahanap ng mga basura, kitao yun o hayop, halu-halu sila doon. And there's a lot, of course, of scavengers, mga wild dogs, mga wild pusa, na naghahanap ng makakain. Pag may nakit ng pagkain, awayan sila ng awayan, so there is gnashing of teeth. Kaya, yun ang totoong nangyayari doon at ginamit yun na simbolo ng mangyayari sa hell. Kaya sabi naman ng Mark 9:44, 46, and 48, paulit-ulit sinasabi nila, "It is there where worms will not die and fire will not die down or will not be quenched." Matthew 13:42, "They will throw them into the fiery furnace where there will be weeping and gnashing of teeth." So kung ba ganoon, inihahandog ang mga bata kay Molech, itinatapon sa apoy, ganoon naman ang picture at ganoon naman ang imagery ng mga taong inialok ang kanilang buhay kay Satanas, itatapon din sila sa apoy. Yung una doon sa literal Gehenna at yung pangalawa, of course, doon sa symbolic Gehenna, which is hell itself. Hell is the final place of torment for the beast, for the false prophet, for Satan, for demons, and for all unsaved humanity. Nakakalungkot isipin na may mga mahal tayo sa buhay na maaaring dyan magpunta kung atin silang pababayaan. At ang katotohanan yan, mga kapatid, dun sa mga tumanggap na kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, dati tagaroon tayo. Dati dun tayo patungo. Salamat sa Panginoon. Because He reigns and He saved us, pinag-aaralan na lang natin yun. Pero hindi tayo doon pupunta. Amen? Yes, amen. Amen. Mga awitin natin kanina, puro tungkol sa glory of the Lord because the glory of the Lord is going to be revealed without doubt or without any shade of darkness. Full light in His second coming. So, sino ngayon ang nasa impyerno? Sino ang nasa mga impyerno ngayon, mga kapatid?
Wala pong laman ng impyerno ngayon. Nobody is there. As we have said, the demons, group 1, are in the deep. They are in the abyss. After the millennium, Satan and the demons will be thrown there. Sabi ng Revelations 20:10, and the devil, of course, which we have already read, who deceived them will be thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet will be thrown, and they will be tormented day and night forever and ever. At yun naman mga tao, kasi devil ang pinag-uusapan, paano yung mga tao? Sa final judgment, Matthew 25:41, then he will say to those on his left, sapagkat ang lahat ng tao ay babangon mula sa mga patay at hihiwalayin ng Diyos, yung mga nanampalataya sa kanya will be put on his right at ang mga hindi nanampalataya will be put on his left. At marami po doon, mga relihiyoso. Akala nanampalataya sila. At sasabihin niya sa Matthew 25:41, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Originally, it was meant only for the devil and his angels. Pero ngayon, maraming dumamay sa kanila, nadamay kasama nila. Sasabihin ng Panginoon, hahatiin niya ang mga tao at sasabihin sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin. Pumunta kayo doon sa dagat-dagatang apoy na inihanda para sa mga demonyo. After the Great White Throne Judgment, all the unsaved people will be cast there. At tinatanong nyo, nasa na ngayon yung mga namatay na unsaved? We will settle that later. Revelations 20 verses 13 to 15, the sea gave up the dead that were in it, and the dead and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what he has done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. And the lake of fire is the second death. In other words, Hades, which we have not encountered yet, is not hell. Kasi Hades will be thrown into hell. And the lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kung ang kanino mang pangalan ay hindi matagpuan na nakasulat sa aklat ng buhay, siya ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. So no one is in hell yet. At tulad nga ng tanong ng marami, nasa na mga namatay? Both the saved and the unsaved. Which we go now to Sheol and Hades. Sheol is the Hebrew word. It is equivalent to Hades, the Greek word. Both of them refer to the world of the dead. In other words, sa atin sa Tagalog, sa kabilang buhay. Nasa kabilang buhay, Sheol sa Hebrew, Hades sa Greek. By the way, hindi yan Hades, hindi yan English, Hades. Okay? Sheol and Hades, pareho yun. Huwag po tayong malito. Sino ang nasa Sheol at sino ang nasa Hades? At dito mga kapatid, in fairness to scholarship, I like to offer you two ideas of the Christian world and they don't agree. Una, yung first idea, lahat ng namatay, bago ang Panginoon ay nabuhay na muli, saved and the unsaved are in Hades or Sheol. And Hades has two compartments definitely and everybody will agree with that. That Hades had two compartments. Yung isa, the place of fire and torment for the unsaved. Sa pagitan nila ay yung bottomless pit, the abyss. Okay? At tapos sa kabila naman na ganon, nando naman yung tinatawag na paradise. Tinatawag na bosom of Abraham. Alam natin po sa Luke 23:43, ang walang kamatayan nating lesson of three men on the cross. Si Jesus sabi niya dun sa criminal na nasave, today you will be with me in paradise. Mga kapatid, hindi heaven ang pinag-uusapan, hindi langit. Paradise. Otherwise, the Lord would have said, heaven. So, nagpunta sila sa paraiso. Luke 16:22-26, alam po natin yung istorya ni Lazarus and the rich man. Pareho silang namatay. The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side or bosom of Abraham. The rich man also died and was buried. In hell, at hell ang ginamit na word dito mga kapatid. Kaya kumisan malilito tayo if we only refer to the English versions. In hell where he was in torment,
he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony and in fire. Namatay itong dalawa, isang mayaman at isang mahirap. Now, don't get any theology out of this. Hindi ko mo mayaman, pupunta dun sa mahirap at yung mahirap pupunta sa paradise. Ang kataon lang yun. But of course, it is their faith that determined where they would go. At si sa pagkakayok-yok na ganyan at yukayok na ganyan ng mayaman ay napatingala siya at nakita niya naman si Father Abraham. Kung paano niya na-recognize, that's his business. Kung yung itanong sa akin. Sabi niya, Father Abraham, sabihin niya naman kay Lazarus, yung dating pulubi lamang, ilubog naman niya yung daliri niya sa tubig at idampi man lang niya sa dila ako sapagkat ako'y uhaw na uhaw. Nakita niya kung anong uhaw ang kanyang naranasan at nakita niya kung anong init ang kanyang nadarama. At sabi niya, para naman ako'y magkaroon ng konting ginhawa. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, but Lazarus received only bad things. But now he is comforted here and you are in agony. Again, don't confuse the theology. Hindi ko mo mayaman yun eh. Nagpunta siya sa impyerno. Kundi I believe, hindi siya nagkaroon ng faith kay Lord. Of course, yun ang dahilan. Nagkataon na yung mahirap ay may faith. Pero hindi lahat ng mahirap ay may faith. Kaya sinabi niya dito, hindi maaari yan. And besides, between you and us is a great chasm. Isang bangin. In other words, hindi heaven and hell ang pinag-uusapan, hindi taas at baba, magka-level, may pagitan na bangin. At ang sabi din sa Luke 16:27-31, nagmakaawa siya, eh kung hindi siya pwedeng lumipat man lang dito, Father Abraham, papuntahin niyo naman sa amin si Lazarus. Pabalikin niyo siya at sabihin sa akin mga kapatid na totoo pala, meron ngang ganito. Para naman sila ay makagawa ng dapat nilang gawin at nang hindi sila mapunta rito. Sabi naman ni Abraham. Eh, nandun na nga si Moses at ang mga prophet at ang Bible. Doon na lang sila maniwala. Pero pagka pinabalik mo si Lazarus, ay maniniwala sila. Sabi, kung hindi sinila pinaniwalaan si Moses and the apostles, ngayon kayo bumalik pa ang patay o hindi, ay hindi rin nila yan paniniwalaan. Hindi pwede. In other words, wala pong patay na lumalabas doon. Kaya wala mga multo-multo. Napag-usapan na natin yan noon. Ang mga multo ay mga masasamang espiritu na nag-i-impersonate. Tulad ni John Santos, ini-impersonate si Vilma Santos. Santos nga ba si John Santos? O tama. Ganon, impersonator. Mga masasamang espiritu, ini-impersonate ang namatay. Akala nyo tuloy, yun na nga yung namatay. Pero hindi sila pinapayagang umalis doon. The dead are not allowed to live. At ito pong first school of thought na pinag-uusapan natin, ito ang kanilang belief. Matapos ang Panginoon ay mamatay at mabuhay na muli, pag-akyat niya sa langit, hinakot niya lahat yung mga saved na nandun sa kabilang side. Dahil ang sabi daw ng Ephesians 4:8-10, that is why it says, when he ascended on high, he led captives in his train and gave gifts to men. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. Marami pong naniniwala niyan and I used to subscribe to this school of thought. However, pagka po in-scrutinize, we will realize that it is not clear. Hindi naman talaga definitely sinabi nung verses na kinuha ni Lord lahat ng laman noong compartment B kung saan nandun yung mga saved. In other words, it is only an interpretation, but that kind of interpretation will seem to contradict 1 Thessalonians 4:16 and 17. Kung ang sasabihin natin ay kinuha na niya lahat ng saved, at ngayon, lahat ng namamatay, after Christ resurrected, lahat ng saved, direct to heaven. Yun po yung ganong attitude noong group A of scholars. But that will contradict 1 Thessalonians 4:16 and 17, which says, and it talks about the rapture and the second coming of the Lord. For the Lord Himself will come from heaven with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. In other words, yung mga namatay sa Panginoon, yung mga nanampalataya sa Kanya, wala pa sa heaven. Sabi, the dead in Christ will rise first. After that, yun daw mga dead in Christ, meaning sila Mary, sila Peter, sila Moses, lahat yan, mga John Huss, sila Luther. After that, we who are still alive, yung sa time ng second coming, will be caught up together with them, together with them in the clouds, to meet the Lord in the air.
so we will be with the Lord forever. In other words, 1 Thessalonians 4, 16 and 17 tells us that the dead in Christ are still there in Gehenna, and at the time of the second coming, they will rise, and then those that are alive who did not die but are also in Christ, those that are believers, will disappear. Yan ang pinag-uusapan kanina sa Matthew 24. One woman is taken, one woman is left, one man is taken, one is left. Will disappear at magsasama-sama together sa himpapawirin at pagkatapos imi-meet si Lord in the air. That's what 1 Thessalonians 4, 16 and 17 tells us. Kung maniniwala po tayo na yung mga nandoon ay kinuha na ng Panginoon, eh di dapat kasama niyang bababa. Pero, sabi ng 1 Thessalonians 4, 16 and 17, the dead in Christ will rise first. According to this school of thought, of course, wala nang laman yung compartment B. Kasi bawat namamatay ngayon, na kay Lord. But this is doesn't seem to be a very strong argument. And I will encourage each one not to close the book and not to put a period on it, but continue to study with all objectiveness and with the guidance of the Holy Spirit. Now, there's a second school of thought concerning Gehenna. That is, all who died, saved and unsaved, were there and are all still there. Yung mga saved ay nandun sa paradise, sa compartment B. And for convenience, I have used it before, let's use it again. Tawagin nating Gehenna del Norte. Nandun yung mga saved, yun ang tinatawag na paradise or bosom of Abraham, where of course God has a presence, but not as glorious as His presence in heaven or His presence when He comes again. Pero sinabi ni Lord, today you will be with me in paradise. That means meron siya dong presence. The unsaved are there in Gehenna del Sur. They are beginning to suffer, tulad ng rich man, meron ng flame, meron ng suffering, but this is only an introduction. Anong inaantay nila nung nasa del Sur? The second judgment. Kailan pa darating yun? Christ will come, put up the 1,000-year reign, and then after that, evil will come again, final battle between good and evil, and then, tatawagin lahat, ang lahat-lahat uli, for the final, the second judgment, called the Great White Throne Judgment. Kung saan, yung ngayong laman ng Gehenna del Sur ay itatapon na dun sa apoy, which is hell. So therefore, wala pa sila sa hell ngayon. Now, let's go to another sense of geography, which is heaven. Yung langit. Yung lagi natin sasabing, ay, nasa langit na siya. Ay, nasa langit na yung namatay. Most of the time, we tolerate it kasi hindi naman ganun ka-big deal. But then, technically speaking, may tao ba sa langit? The word heaven, of course, is translated from the Hebrew Shemayin. And also, ang kanyang Greek counterpart is Uranos. So, Shemayin or Uranos, they mean heaven. Cosmologically speaking, it's one of the three great compartments or divisions of the universe. Sinabing, the earth, the heaven, and the water under the earth. Kung yun ang ating pagbabasihan ng geography. It is the place and the residence of God and the good angels. It is believed by some to be the place where the saved have gone after the resurrection, as we have said. But Scripture does not seem to really support that. And of course, the idea is not directly taught by Scripture that believers who die go to heaven. Some verses, kuminsan, that are used to support by people who believe that those who die are in heaven, ay yung Matthew 5:12, yung sabi ni Lord, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. In Matthew 6:20, store up for yourselves treasures in heaven. At maging si Paul sa 2 Corinthians 12:2, sabi niya, I know a man in Christ who, 14 years ago, was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, sabi ni Paul, I do not know. God knows. And then 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. However, all of those verses, the Bible clearly teaches that the Lord will not actually bring the saved to heaven, but will in fact go down and bring heaven down on earth, as in the last days. Hindi po itinuturo ng Bible ang mga believers ay aakyat sa langit. Ang itinuturo ng Bible, ang langit ay ibababa. 1 Thessalonians 4, 16 and 17, let me repeat this. For the Lord Himself will come down from heaven
with a loud command and with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, the dead, the saved, both dead and alive, will meet the Lord in the air. Then tribulation will happen upon the earth. Magkakaroon ng parusa. Kasi kinuha na yung mga believers. Sino nang natira dito sa lupa? Hindi puro mga unsaved. Puro mga matitigas ang puso. Puro mga ayaw maniwala. But, there will be tribulation saints, which we will discuss at length later. Doon sa mga naiwan, sasabihin nila, totoo pala. Nadidinig-dinig ko to sa kapatid ko, sa hipag ko, sa kaibigan ko. Nawala lahat sila. Therefore, totoo. So ngayon, ang lahat ng tao, di ba't sa itatataka ng 666 sa kanilang mga noo o sa kanang kamay at ang mga may tatakay wala ng pag-asang masave. Sabi nila, ay, hindi ako magpapatatak. Ayoko na. Kasi ang kahuli-hulihang pag-asang maligtas ay huwag kang magpatatak. Subalit, mga kapatid, ito'y salvation no longer by faith but by reason. Napatunayan na mangyayari pala kaya sila naniwala. Kaya hindi na to salvation by grace. Salvation by works na. Kaya ito ang sinasabi sa Matthew 24, only those that remain loyal and steadfast to the end will be saved. Sila ang nire-refer doon. Hindi yung mga believers ngayon na pag nagkasala, hindi na naman saved. Dahil you have to be 100% holy up to the end to be saved. Hindi tayong pinag-uusapan doon. Yun yung 140,000 people na ang sabi sa kanila sila ang tribulation saints. Maliligtas dahil nakakita ng ebidensya. So therefore, sapagkat hindi na pananampalatayang umiral, kaya dapat ngayon, they must earn their salvation by remaining steadfast up to the end. Pero hindi tayo yun. Ang salvation nila talaga matatanggal pagka sila ay hindi naging steadfast up to the end. Pero sila yun, hindi tayo. Sapagkat by then, ang mga tunay na mananampalataya ay para mga kerubin na lilipad-lipad na baga sa mga ulap sa oras na yon habang nagkakaroon ng tribulation dito sa daigdig. Then, the Lord will come down with His people, yung mga nag-akyatan, and reign for 1,000 years on earth, not in heaven. That is what we call the millennium. And as we have said, the Lord will then conduct the second judgment, the great white throne judgment, and send the condemned to hell forever. Then the Lord will reign upon a new heaven and a new earth. 2 Peter 3:13, but in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of the righteous. And Revelation 21, verses 1 to 4, then, this is talking about end times, I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Nagunaw na ang mundo. And there was no longer any sea. Wala na daw dagat. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of the Lord is with men, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Imagine. Only then and only then, makukumpleto yung sinasabi nating God with us. Emmanuel, God revealed in us. 2,000 years nang nangyari yon, hindi pa uli bumabalik, magkakaroon pa ng 1,000 years. Kung bumalik today, so mga 3,000 years, ang pagitan ng God with us of the New Testament and God with us eternity, in eternity after the second judgment. Yan ang sinasabi kong hindi po tiningnan at nakita ng mga prophets. Kung may mga bundok, may mga ibabaw, ang nakita lang nila yung mga ibabaw, hindi nila nakita yung mga pagitan. Kaya kung tinitingnan mo ganyan, akala mo dugtong-dugtong. Pero may mga pagitan. And of course, then and only then. And where will be the dwelling of God? With men. Where? On earth. The new heaven and the new earth. Hindi natin maaaring iwasan in the interest of scholarship na makarating sa isang conclusion that God will come down on earth and reign among His people, not bring His people up to heaven. Hindi po yan ang ating nakikita. Bagamat during the time of tribulation,
When the saints are caught up in the air, they are there somewhere, bahala ang Diyos kung saan, pero hindi naman sinabi na yon ay heaven. But how about the verses that suggest that believers will go to heaven? Paano na yung treasures and rewards in heaven? Well, we believe, brothers and sisters, that heaven will only be a temporary place for safekeeping of those treasures. At pagkatapos ay siyempre, kasama rin yun ibababa if the treasures are literal at all. The point is, dun lang itinago, hindi naman sinabing dun mo gagamitin. So sabi, keep your treasures in heaven, deposit treasures in heaven. Parang tayo, nagbabangko, nagde-deposito ka sa bangko, hindi ka naman tumitira sa bangko. Wini-withdraw mo lang dun pagkakailangan mo. And so in other words, heaven can be the repository of these things. E ano yung sinasabi ni Paul na third heaven? Ang mga Hudyo, sa kanila po mga tradisyon, at napakarami nilang tradisyon na idinagdag, divided heaven into seven strata. Sila ang nag-imbento niya mga ikapitong langit, ika-three and a half langit, ika-five and one-fourth langit. Yan po, imbento yan ng mga Hudyo. And this has no biblical basis except the reference of Paul to the third heaven, which could be, I'm not saying it is, which could be a figure of speech. And Paul, you know, is always using exaggerations and figures of speech. So sabi niya, I want you all to speak in tongues. Pagkatapos sasabi niya, two at most three. So alin na ba talaga? Mahilig si Paul sa ganun. We've got to understand Pauline character to be able to put him in context. E ano naman yung sinasabing pag namatay daw, absent in the body, present in the Lord? Well, hindi sinabing nasa heaven. It does not say heaven because the Lord fills heaven and earth with His glory. And I believe that the Lord also fills Gehenna del Norte with His glory. The Lord could have a presence in paradise, but not as glorious as in heaven or as when He comes down among His people. Tandaan po natin ang ating panalangin, yung Ama namin, the Lord's Prayer. Anong sabi? Mapasa amin ang kaharian mo. Thy kingdom come. Marami kasi minememorya yan, hindi naman nauunawaan, salita ng salita. Mapasa amin ang kaharian mo, patas biglang Lord, dalhin niyo po ako sa langit. E di nagko-contradict. Inaantay natin na ibaba ang kaharian ng Diyos sa lupa. Brothers and sisters, the dead do not go to heaven or to hell. They go to Sheol or Hades. The saved go to Hades del Norte. For convenience lang yan, baka naman gamitin nyo na yung Hades del Norte na yan. Yan ay for convenience. Which is called paradise or the bosom of Abraham. The unsaved goes to Hades del Sur, where there is fire and suffering, but it is not yet hell. E, paano naman ang purgatorio? Brothers and sisters, as far as the Bible is concerned, there is no purgatory. The word does not exist. It is an invention. However, the doctrine of purgatory, as taught by one religious system, is a human invention based loosely on two verses of Scripture. Yung isa sa 1 Corinthians 3:12 to 15. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive his reward. If it is burned up, he will suffer losses, though he himself will be saved, but only as one escaping the flames. Biglang nagkapurgatory. Kung paano ito ipinaikot at pinilipit para magkapurgatory is another, siguro yan ang ninth wonder of the world. Sapagkat ang context po ng 1 Corinthians 3 verses 12 to 15, eh lahat daw ng ginawa natin, kailangan save na tayo para magkaroon ng halaga ang foundation si Christ. In other words, gawa ako ng gawa ng mabuti, hindi naman ako born again, bali wala rin yun. Hindi rin ako dadali nun sa langit, masusunog lang yun. Only that which is founded on Christ and built upon Christ will have any value. So yung ginawa natin kabutihan bago tayo na born again, nabali wala lahat. Pero lahat ng kabutihan after you have become born again, yun ang magsusurvive forever and ever. Yun ang treasure in heaven. Yun ang use eh. Kung bakit nagkanda balibaligtad, nagkaroon na ng purgatorio, na nagkaroon na ng points ang mga sin, meron ng mga heavy sin, may light sin, at nagkaroon na ng point kung paano babayaran yun sa dasal, sa kandila, sa kung saan-saan. Nagkaroon na ng elaborate accounting procedure, which of course has no biblical basis. It was misused and misapplied. And of course, there's another book which of course says
and they prayed for the dead. Mind you, it was only what? A story. Sinabi lang, and they prayed for the dead. Hindi naman sinabing, and you too must pray for the dead. Remember, a Christian must not follow biblical examples that are not supported by commands. Katulad ni Judas, at siya ay nagpakamatay. Eh, magpapakamatay ba tayo? Diba? Kwento lang yun. Ikinwento rin na may mga nanalangin daw para sa mga patay. Pero hindi naman sinabing gayahin. At ang pinagkunan pa nito, apocryphal book. The book, which of course, according to the Jews, is colorum. Hindi nila tinatanggap na part of the Bible. In fact, to contradict all of this, Hebrews 9:27 says, after death comes judgment. And so, wala nang mga appeal pa. And what about soul sleep somewhere? Meron naman po nagtuturo na pagka ang espiritu daw po ng tao ay namatay, ay, kung siya ay saved, pupunta siya sa Diyos. Kung hindi siya saved, para ba lang siyang natulog na lang na wala na siyang consciousness? Parang ganun na lamang baligtad, sapagkat ang atin pong pinag-aralan na istorya ni Lazarus and the rich man, yes, they have consciousness, both the saved and the unsaved. Hindi totoo yung soul sleep. And so, we have only begun the study of a series of studies on end times. Kaya tayo nag-study ngayon ng geography, sapagkat yan ay babalik-balikan sa mga darating nating pag-aaral. Dapat malinaw sa atin. And of course, we have had focus our attention on five places that have prominent focus on end times geography. Heaven, which is God's home, not the final place for the saved. Sheol or Hades, the temporary place for the dead, divided into two places for the saved and the condemned. And then the pit, the temporary prison or torture place for some demons. At dun ilalagay si Satan at ang kanyang mga alagad sa millennium or sa 1,000 years reign. And then hell, which is empty now, but the final place of torture for Satan, for demons, and for the unsaved humanity. Then, the new earth and the new heaven, the final place for believers where God Himself will personally reign. So, limang lugar, langit, Sheol, o kaya I hate this, yung pit, ewan ko po sa Tagalog Bible ko anong tawag nila dun sa pit, hukay kaya. Kasi parang naiba na yung hukay, babawo lang yun. So, pit, hell, o kaya impyerno, pagkatapos ang bagong langit, ang bagong Jerusalem. The Bible does not teach about purgatory. The Bible does not teach about soul sleep. Be wary of such unscriptural teaching. Ano naman ang kinalaman ng five places of geography na ito sa ating buhay at ng end times teaching? 1 Thessalonians 4:18, after teaching on second coming, sabi, therefore, encourage each other with these words. Natatakot ba kayo? Pag pinag-uusapan ng end times, kakaba? O tayo'y excited? Dahil sabi natin, alam ko kung saan ako pupunta. We must be. Kung meron po tayong kasama ngayon dito na hindi patiyak, tiyakin niyo po. Pagkatapos ng ating message ngayon, ng ating worship service, meron tayong Bible study, pag-uusapan ng kaligtasan. Paano naliligtas ang kaluluwa ayon sa Biblia? Paano tayo makakaligtas na magpunta dyan sa hell na tinatawag na yan? We like to invite you to join our Bible study, yung mga kasama natin for the first time na hindi pa ito napag-aralan before. At doon sa lugar na yun, yung may kwadrong number one, dyan ang ating lesson number one. Anyway, going back to end times, ang sabi ng 1 Thessalonians 5:6-11, so then, let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. For those who sleep at night and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be self-controlled, putting on faith and love as our breastplate, and the hope of salvation as the helmet. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us, so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact, you are doing. Ang akin pong huling katanungan, where do you belong? Sa ating mga pinag-usapan na lugar, where will you belong forever? Is it hell or heaven? The new heaven and the new earth. The new Jerusalem. There is so much to do.
To those that are already sure, you have a lot of people at home who don't know. People in your place of work, residence, there's a lot. They must be brought to the Lord. At yun naman mga sure na, let's gather up for ourselves treasures in heaven. I'm inviting you to continue to join this series of studies so that we will not be deceived by the evil one. But then again, continue to pray. Nothing is final. We don't put any period on any interpretation that we make. But if we would change at all, we should be convinced beyond reason. So, let us continue to study the Word of God. Continue to read the book of Revelation. At iyon ay gamitin natin na isang napakagandang word to encourage one another. Kumisan may mga dumarating sa ating hirap sa buhay, pero when we look forward the future, when the Lord will be with us and reign with us forever, nagiging maliit at magaan ang mga dala natin sa buhay. I would like to challenge you to have a silent moment with God and think of the people who are going to hell if they died. Not immediately, but after the second judgment. But they will go to the place of torment nevertheless. Would you think of them and pray for them right now? And then ask the Lord to use you to minister to them. Let's be alone with God for a minute, then we will all pray together. Aming Diyos, salamat po sa pagtuturo niyo sa amin sa umagang ito. Ang lahat po ng bagay-bagay na aming pinag-usapan ay muli naming inihahandog sa iyo. We offer it, Lord, for your approval. May your truth prevail. If we have arrived at any conclusion, Lord, that is not in accordance with your truth, let your Holy Spirit minister to us and we can rectify our conclusions. However, for everything, Lord, that you are pleased and is in accordance with your truth, let these things challenge us to greater godliness and challenge us to greater soul winning because there are so many who are just about to perish. Father, may you continue to use us in the spread of your gospel. In Jesus' mighty name.